live. At pagdating po ng pagising ko sa umaga, di siyempre, gabi niya, at umaga niya na babasa yun, ano? So, ang kita ko na yung kanyang response. Ano? Thank you for your 4K no report. These are the items that I like. So, nasabihin na niya gano'n, magko-comment pa. And then, the interviewees were very good. Ganyan-ganyan, nagko-comment siya ganyan. Gusto ko lang ikwento sa inyo dahil alam niyang magtatapos na aking termino. Siguro hindi siya sigurado kung meron pang dose report pagkatapos. And of course, nahala na kayo doon, ano? Pero siyempre, hindi na ako yung magre-report, no? Sabi niya sa akin, "Boy, nagkakaroon ako ng separation ng anxiety." Kasi nga, hindi na niya ako paninig ko sa report. So, sabi ko, mabuti naman at kahit na isa lang ang aking fan, at least loyal up to the end. Wala naman yung mga nagre-respond sa akin ng ganun sa aking dose report ewan ko. Kasi hindi naman ako masyado nagbabasa ng Facebook reactions. Ano? But natutuwa po ako kasi gaya nga sinabi ni Director Richard, from 6% awareness ng 2016, unti-unti po tumaas, umabot na ng 24.5%. Ano? At saka, babalikan ko lang ang kapatid ko. Fan na rin siya ni Onin. Nag-amoy pa. Nag-hanga na rin siya ni Onin. Ano? Kung magsesero, 78 na yun. Kaya, yun lang po, may share ko. Of course, malaki ang tulong ng aking mga USEC, you know, dahil sila yung nag-a-assemble din ng mga reports. Pero kung makikita nyo na, kasi hindi naman po ako masyadong magaling sa computer, meron po oras na yung tinatawag na cut and paste, literal po, talagang nagugupit-gupit ako at nagdidikit-dikit ako. Dahil ganyan ang kapalang papadala ni USEC Kev, ganyan ang kapadala ni USEC na regional operations, hindi naman ako sanay mag-cut and paste sa computer, ano? Kaya yan po, ipapaprint ko, pipiliin ko yung mga babalita ko, gugupit-gupitin ko, alin ba dyan ang kalusugan? O, tama, dikit dyan sa kay na yan. Alin dyan ang kabuhayan? Dikit-dikit. Pag nayari na yun, hindi naman parating ganun, ano? Kaya lang kung minsan, gusto kong gawin yun, na ina-assemble ko na. Pero usually naman, ipapadala ko yung kay, eto yung, halimbawa, 20 headline na gusto ko. Papadala ko kay Asik Donet sa Hagun. Si Asik Donet sa Hagun na ang mag-assemble. Papadala sa akin, magre-report na ako kay Onin at kay Resti. Pagkatapos, yun po ay i-edit pa namin. Para pagdating ng Biyernes, kamukha ngayon, maipadala na namin sa inyo yung balita. No? Kaya pag pupunod yan mamaya, papadala ko na yung aming DOST report. At ang mahirap po doon, although maganda naman, yung mga ating pong mga media, siyempre, meron silang mga tanong. No? Sasabihin ko na sa inyo kung sinong huwag nyo lang ibabalita sa kanya. Ang pinakamaraming tanong po pagka ng report, ang Philippine News Agency. Si Christina Arayaka. Iyan po, mahina ang limang tanong sa bawat report na magustuhan niya. And hindi ko naman kayang sagutin lahat yun. Ano? So, ipapasa ko pa yun doon sa pinagmula ng balita. No? Kasi mga highly technical. Pero nakakatuwa. Kasi the following, anong tawag dito? The following day, nakalabas na yung kaya nagpapasalamat ako sa inyo at hanggang ngayon mula noon ay nandiyan kayo. Yung iba ganun pa rin ang itsura. Yung iba nagmukhang bata. At syempre, meron ding nabawa sa atin. Diba? Hindi ko makakalimutan si Ate Esther. Iwan tayo at hindi ko alam kung meron pang iba but lahat sila ay tumulong sa atin. At marami na po tayong iba pang kaibigan sa mga estasyon na parating nag-iimbita.
DOST. Yun na lang po siguro masasabi ko. Magpapasalamat ako muli. Sabi ko nga, ito iuulitin ko na yung sinabi ko noong Lunes, ako po ay lilisan, no? I will live still very happy, okay? Kahit na magkakahiwa-hiwalay, happy dahil, eka nga, eh, maganda naman ang inyong feedback at kahit yung feedback ng mga natulungan namin, happy, hopeful, at pinahulaan ko yung isang H, 3 H, happy, hopeful, and sino makakahula sa inyo ng the last H? Bibigyan ni Richard ng 1,000. Honest. Ha? Honest. Eh, hindi yun. Oh, okay. Humble. Handsome. Humble. Sino nagsabi ng handsome? Oh, bigyan ng 1,000. Yo! Thank you very much. Handsome talaga. Handsome talaga.